ano na lang, paano ba to? Good morning guys, it's Sunday today. So ano pa pwede natin gawin? Tinanghali na ako ng gising eh. Nag-Benadryl kasi ako kagabi para mas mahimbing yung tulog ko. Sinusumpong kasi yung rhinitis ko after yung yesterday, so para hindi na mag-progress to. Nag-Benadryl ako last night, which is kakagising ko lang mga alas 12 na ako nagising ng tanghali. I haven't had my lunch yet. So ano bang pwede natin gawin ngayon? Ayoko kumain ng Jollibee. Last Sunday kumain na tayo ng Jollibee. Saan kaya tayo pupunta? Tsaka ano bang pwedeng gawin? Basically, kung hindi ako nagbablog, wala naman ako ibang gagawin kundi dito lang sa kwarto, mag-Netflix, ganun lang. Nung nag-start ako mag-vlog, nakakalabas na ako ulit. Ayun. Saan ba tayo pupunta? Pagkala na yung Dobicot. May hanapin ako. Yun na lang. Sige. Mag-beach lang ako kasi mag-alauna na eh. Mag-beach lang ako, ha? Okay guys, tara. Punta na tayo sa Dobicot. Medyo cloudy yung panahon ngayon, mahangin. Which is okay. Hindi maaraw. So, gusto ko lang naman actually lumabas. Wala naman talaga akong bibilin. Pero gusto ko lang lumabas. Otherwise, mag-i-stay na naman ako sa room ko. Tapos ilata ka na naman maghapon ni Netflix. So, labas na lang tayo. Punta na naman mag-mall. Yeah, Parker Punudo. And the 6 pieces. Suka? Yeah, the suka. What are your drinks? This one, the peach. Ulit lang ako sa Dobicot, nagtingin lang sana ako ng microphone, yung wireless, kasi meron yung brand na Boya, yung sa pinagbilang ko na yung mic na ginagamit ko ngayon. Sinabi ko para sa Lazada, mas mura siya. Kaso, syempre since mag-aantay ka pa ng almost 2 to 3 weeks, check ako ng price. Unfortunately, wala din sa pinagbilang ko yung dati kong mic. So, check ako sa Lazada Philippines, meron sila. Kaya baka maganap na lang din ako nun sa Philippines pag-uwi ko. Para mas mura yata sa Philippines. Kumakain ako ngayon ng wonton soup. Tsaka pork rib noodle. Next week, mag-donate tayo ng blood sa blood bank sa Dobicot. It's been 6 months na yata nung last na nakapag-donate ako. September, October, November, December, January. Na almost 8 months. Kasi every 3 months nagdo-donate ako. Kaya, I stop around September, October.
Kasi nagpa-blue vaccine ako nun. So, hindi mo na ako nagdunod. Sarap. Hi! Sima. Sima. But we don't have the cheese with you. Oh, don't have cheese. We change to the Zhengrai Koho. Is it nice? Okay, I'll try. And I'm back, guys. So, tatapusin lang natin yung vlog ko for today. I didn't do much things today. Since tanghali na nga tayo nagising. So, ano na lang. Paano ba to? Basically, bakit ko ba ginagawa itong pag-vlog? But lately, bigla nag-decide ako mag-ano na vlogging. To be honest, marami kang pwedeng gawin dito sa Singapore. Kaso, yung sa akin kasi, mas nalilibang ako na nag-edit ka ng videos and naghahanap ako ng pastime na pwedeng pagbalipasan ng oras ko. Para hindi lang yung laging trabaho ng trabaho, para hindi lang concentrate yung utak mo sa trabaho. Kasi wala nang work and life balance eh. So, I decided to start doing these vlogs para makapag-distress out ka nung whole week na stress mo sa work. Kasi talagang demanding. Pag nandito ka sa Singapore, you go here to work. Hindi yung talagang trabaho, tapos ano lang. Hindi ka tulad sa Philippines. Pag natrabaho kasi sa Philippines, talagang after work, madami kang pwedeng puntahan na pag sumagumimig-gimig ka. Kasi mura lang sa atin. Dito, talagang magdadalawang isip ka kung lalabas ka, gagastos ka, pupunta ka sa bar, gano'n. Talagang magdadalawang isip ka. Kaya, siguro ito yung isa sa napili kong option ko na hindi gagawin ko na lang. Since nagpo-photography din naman ako during my free hours. Kaya, why not try vlogging? Ayun. Since yung mga gusto mo rin namang i-upgrade sa equipment mo, sa camera mo, is magagamit mo rin siya. So, win-win pa rin. In a way. Kaya, ayun. Hindi siya madali. Pero, ayun, as the days pass by, mala-encourage mo yung sarili mo na, ano pa ba yung ibang gagawin mo? Ano pa ba yung pwede mong gawin na mas makakapag-improve dun sa videos mo. Like this weekend, natuto kong magkaroon ng thumbnail na in a way. Tapos, ano yun, nakita ko lang accidentally yung application sa Adobe para gawa ng thumbnails. Pero, you need to subscribe. It's a monthly subscription. Mga $14 din. So, since kung gagamitin mo naman everyday, it's okay. Kaya yun, siguro, ilaw pa ba? Di na sana ako lalabas. Kasi, tinangakatama. Eh, nagutom ako ulit. So, hanap tayo ng pagkain. Gusto ko noodles. With maraming vegetables and toppings. Pauwi na ulit ako ng bahay. Ale, bumili lang ako ng ramen noodles in dry with beef and then fruits, yung favorito. Yung favorite ko na watermelon tsaka wala lang itong mix. Okay, so this would be my 9th vlog since nag-start ako na continuous
continuous vlogging. Ano ba yung experience? It's not really easy, to be honest. Hindi siya madali. Mahirap yung mag-edit, lalo na kung ang gagawin mo is yung talagang everyday vlogging. Mahirap siya. Kaya talaga kailangan nag-iisip kayo in advance kung ano yung mga gagawin mo. If yung daily lang na ginagawa mo, daily activities lang na ginagawa mo, madali siyang i-video in a way. Pero if you're using bulky equipment and medyo nakaka-catch siya ng attention ng ibang tao, medyo nakaka-awkward yung feeling niya. Pero pag nakasanayan mo na, it's okay. Kasi this past 3 days, pag nagbe-video ako tapos gamit ko yung X-T20, I don't feel shy compared nung unang-una ko nilabas yung camera. So basically, parang nakikipag-usap lang ako sa camera. Ganun lang. Talagang kung may tumitingin yung mga sayo na tao, they would know already na nag-vlog ka. So, ganun lang yung experience ko this week. And yung mga places na pupuntahan kapag maraming masyadong tao, medyo ang hirap talaga mag-record ng videos. Kasi hindi mo maiwasan na mapapasama yung ibang tao sa video mo. Eh, here sa Singapore, medyo dapat cautious ka rin kung yung makukuna mo yung ibang tao, yung ganun. So, as much as possible, siguro, hindi mo sila makukuna. Pero kung nasa public place ka, like, nasa touristy spot ka, tapos naglalakad-lakad ka, hindi mo maiiwasan na may mga tao ka na makakapture ng iba. Yan. Editing-wise, medyo nagagamay-gamay ko na yung paggamit ng LumaFusion, but there's still a lot more improvement na dapat na magawa. And I'm planning to learn more kung ano yung, kung paano ko mag-a-add pa ng sa mga transitions, mga ganon. Teka lang, may tumatawag. Okay. Oh, yun. Okay na. Matawag sila sa Philippines. Eh, nagre-record ako. Siyempre, nakakahiya na, ano. Kaya, ayun, tumatawag ulit. Kulit. Ayun nga, since nalalapit na yung bakasyon ko, medyo mas excited ako ngayong umuwi. Kasi, kumbaga, na-train ko yung sarili ko na, ah, okay, mag-video rin ganito. For the past 2 years, gustong-gusto kong umuwi yung pag-uwi ko ng Philippines, gustong-gusto kong i-try, i-record. Since, ang daming magagandang pwedeng gawin sa loob ng Changi. Eh, talagang, alam mo yung pwede ka madami tayo yung pwede kang gumala sa loob, maraming sleeping lounge, tapos interconnected naman yung buong terminals from 1 to except yung 4 kasi magbabas ka pa. Kaya yun, so this time, pag uwi ko, medyo magkakaroon ako ng oras na mag vlog and na excite ako sa maraming things, like ayun nga. Masusubukan ko mag-vlog na uuwi ako ng Philippines. Kaya yun. Let's see kung ano ba talaga yung mga mangyayari. Okay, so I will end this video for now.